partner kasi talaga excited tayo kasama sila eh. Yes. Sela at Alora, kwentuhan nyo naman kaming ng mga boss, ano? Ano ang best memories para sa inyo as individuals sa shoot natin sa Korea? Ay, wow, ganun talaga the music, no? Yes. Walang isa lang, pero feeling ko ang pinaka-favorite ko din talaga is yung bonding natin behind the camera. Yung sa karaoke ba to? Nung nag-video ke tayo? Oo, tapos after nung bumaklas tayo, tapos may tagaytay pa tayo, feeling ko yung tagaytay ang pinaka-paborito mo. As in. Dapat ang ikaw ang tinatanong dito. Hindi ko naman nagtatanong lang. Pero yun ako. Nga po, super kasi grabe yung bonding natin. Kaya kitang-kita po yung mga eksena namin. Super ganda ng eksena kasi yung camaraderie. Ang ganda lang ka pa. Unang camaraderie. Bookworm kasi sinabi. Alam mo, ginawa mo naman tayo mga militar sa camaraderie. Hoy, pero totoo yung sinabi ni Alora. Hindi pa namin pwedeng i-post noon, pero kung alam nyo lang kung gaano kami kasaya, i-enjoy ang kasama ang bawat isa. Mm-hmm. Di ba, Sela? Oo. Siguro yung pinaka-memorable sa akin, ate, kapag break time sa bus, kasi yes. Po yung usually yung tinatambayan namin, yung bus namin, yung pinanggagamit din namin sa shooting. So, ang sabi sa amin, magpahinga kayo ha during break. Pero kasi bilang si Ate Melay po ang bida namin, di po kami nakakapagpahinga. True! Totoo! Kawa-kawa kami lagi. Di siya nauubusan ng energy. Saka ng kwento, sobra pong saya. Para di po kami nagtatrabaho, promise. Hindi naman, pero kasi talaga, alam mo, grabe talaga si Lord. Kasi hindi... magkakakilala naman kami, pero nung inipon kami, parang sobrang tagal na namin magkakakilala. Super. Totoo. At alam mo yun, sa sobrang tagal namin magkakilala, nagbanding pa kami outside sa trabaho namin, na pinili talaga namin na mangyari yun. Yes. Nag-overnight kami sa Tagaytay. Yes. At grabe talaga, sobrang saya na ginawa. Best night. Thank you tayo kay Ate Melly, kasi thank ikaw, you. Alam mo, si Ate Melly talaga ang glue ng grupo. Hindi, oy. Yes. Hindi naman kung hindi rin tayo sa inyo, kung hindi rin kayo pumayag na magkaroon kami ng bandingan with the Korean crew. Korean at crew! At director din namin. Korean crew! Pati ka tumitingin. Ikaw, ano yung best mong memory? Kayo ang guest namin dito, kaya dapat talaga kayo ang tinatanong namin. Partner, itanong mo na sa kanila ang kang susunod na katanungan. Partner, huwag mo akong pagdilata ng mata. Ito, may natagpuan ba kayong opa sa South Korea? Mag-aminan na tayo. Kasi alam natin na ang mga crew natin sa South Korea is mga opa talaga. Kami po ang mga opo. So, Hindi, ganito kasi normal naman sa pag-work environment, lalo na pag nasa international boundaries tayo, yung happy crush lang ba? Tsaka mga fan kami ng K-drama, so syempre parang, uy, upa talaga, gwapo talaga sila. Sinaalagaan, ganyan. So kanya-kanya kami ng happy crush doon. As in. Oo. Diba, nakaano talaga sa'yo yung camera? Kasi diba, Pero ito, Lars, nung unang day of shooting, talagang na-frustrate yung mga crew, ng mga Korean crew sa amin, dalawa ni Alora. Kasi sabi nila, ito yung mga artista ng Pilipinas. Kasi kami lang dalawa yung artista doon. Day 2, lumabas si Sela. Naging masaya ang mga crew. Bigla, iba. Nung lumabas ang Jenica Garcia, nanghiyawan ang Korean crew. Grabe. Pero ano naman ang masasabi mo? Ano masasabi mo? Masaya talaga yung natin, yung shoot natin, di ba? Nag-enjoy tayo lahat. Nabubulol! Ano mo, nung nandito sila sa Pilipinas, yung Korean crew, nanonood sila ng You're the Boss. Nanonood sila kasi sobrang talaga niyang crush si Jenica. Hindi! Sobra lang silang mahal kasi nila tayong lahat. Ay, tinadamay mo pa kami. So lahat ng ating mga palabas, talagang sinusubaybayan nila. Itong trivia lang, itong DOP namin, si Sir Bao. Oh my gosh! Okay, tingnan niyo po yung credits namin. Sabi ko, guys, maawa kayo, tingnan niyo yung credits namin. Wala na akong sasabihin. Ito kasi si Sir Bao kasi, very strict talaga yun. Very strict. Oo naman. Talagang, kasi namin, very strict, talagang pagtrabaho, 8 hours, walang kwan. Pero nung dumating ang Jenica Garcia, nagkaroon siya ng kalambutan sa pagka-strict niya. Totoo. Kaya naman na-amaze kami dahil iba ang dala ni Jenica sa set namin. Naging mabait ang amin. Salamat, Sir Jenica. Thank you. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kaya naman, game na ulit tayo. Balik trabaho na tayo at eto na ang pasahod worth 2,000 pesos para sa job order number
number 4. Partner, sorry na partner. Mga